guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel bago matapos ang araw na ito. August 12, batiin muna natin si Marian Rivera na happy birthday, Marian! Ang bongga-bongga, alam naman natin na kahit na pandemic, hindi naman ito pwedeng maging rason lang para hindi mag-celebrate. Of course, kahit sa loob lang ng bahay, kahit pamilya lang magkakasama, kahit papano, syempre, i-celebrate pa rin ang ating kaarawan. At yan nga, eksakto ang ginawa ni Ding Dong Dantes para sa kanyang wife na si Marian Rivera. Hindi nga siya pumayag na walang celebration na dapat lang naman sa panahon ngayon, di ba? Ang importante, safe ka. Ang importante, healthy ka. Ang importante, masaya ka. Yun lang naman yun. But katulad nyo, nakikita nyo, umulan, napakaraming cake na pinadala. Lahat naman siguro ng mga kaibigan ni Marian, mga in-endorse ni Marian na product, nagpadala ng maraming pagkain at cakes. Talagang super happy. Kahit hindi nga siya maghanda, talagang darating at darating ang mga food na kita nyo naman. But anyways, pasabog talaga ang paandar ni Ding Dong Dantes kanina pa lang, no? Parang umagang-umaga pa lang pinaliliguan niya na ng pagmamahal at ng kaligayahan ng kanyang wife. Eto, nakakatuwa yung pinost ni Ding Dong Dantes. Alam mo, hindi ko maiisip na magiging na ganito si Ding Dong Dantes, na very romantic, na sa Instagram niya, yung talagang gumamit pa siya ng ibang font para lang ma-express ang kanyang nararamdaman para sa kanyang wife. Eto nga ang sabi niya, Marimar ang programa kung saan una ko siyang nakilala. At ang tawag ko noon sa kanya ay suplada. Pero ngayon, ano to? 14 taon na ang nakalipas, mahal na ang tawag ko sa kanya. Maligayang kaarawan sa mestizang Cabiteña. Salamat sa kanya at may isang Marian Rivera. Oops! Mrs. Dantes na pala. Ayun, di ba bongga? May mga ganyan si Ding Dong. Siguro pag ginawa talaga sa'yo ng husband mo yan, talagang malulunod ka naman talaga sa kaligayahan. But anyways, eto pa yung mga next na post ni Ding Dong. Sabi niya pa, basta't gusto at within ECQ guidelines, may paraan. At kahit tayo-tayo lang, pwede naman. Salamat Teddy Manuel sa last minute na tulong sa pagbuo nitong napakagandang kainan. Ayun, usong-uso yun yung gano'n. Yung kayo na lang talaga nagpe-prepare yung para sa loob ng bahay nyo. At which is very beautiful naman. Ayan, no? Kikita nyo naman. Sabi pa ni Dong sa next pictures na pinost niya sa Instagram, since we cannot be with each other physically, your warm wishes definitely made her happy. Thank you for your video greetings. Ayun, maraming ang bumati kay Marian. At through ano nga yun, through pinadala na lang yung mga video. Siyempre, hindi naman sila makapunta sa bahay ni Marian para mag-celebrate. Unang-una talagang mahirap tumanggap ng bisita si Marian sa bahay nila kasi nga meron siyang mga anak na dalawa, kaya nga that's the reason kung ba't hindi siya nag-taping, kasi nga inaalagaan at iniingatan niya ang health at kalusugan ng kanyang mga anak. Then, sunod-sunod pa maraming pictures pang pinost si Ding Dong, parang never ending talaga at puro ang gaganda. Diyos ko, larawan ng super masayang Marian Rivera ang nakita. Eh kasi naman nakita niyo yung picture na to with Zia and Sixto. Talagang parang ikaw mismo hindi ka nalalabas ng bahay kung ganyan ba naman everyday ang makakasama mo. But anyways, of course si Marian naman eh sobrang saya dahil sa mga paandar ng kanyang husband. Nagkita kita mo, ang sarap-sarap kayang nasa bahay. Kahit nasa bahay ka, nakikita mo umulan ng bulaklak, umulan ng cakes, umulan ng food, at lahat yan ay inasikaso ng asawa mo, diba? So anyways, ayan, sabi nga ni Marian, thankful for 37 years of life. I am filled with gratitude for all of you and for all the blessings. Ayun, nakakaloka, diba? Wala sa itsura ni Marian na 37 na siya. Diyos ko, akala mo nasa 20s pa lang siya. Ganun ka-fresh ang itsura niya. Actually, to be honest, mas maganda siya ngayon kesa nung una ko siyang nakita. Siguro kasi nag-glow talaga ang babae pag yung nakikita mo yung happiness sa kanya. Kasi si Marian, nung nakilala ko siyempre, unang-una hindi pa siya ganun kasikat. Hindi pa siya nagmamarimar eh, hanggang sa nagmarimar nga siya. Nung nagmarimar naman siya, nagsunod-sunod na yung kasikatan niya. As umikat, sunod-sunod na yung trabaho niya. Halos nawala na siya ng pahinga. In short, semi-nahahagard na rin ang itsura kahit na basabihin mo ang dami ng pera. Pero nagre-register pa rin sa face mo yung medyo pagod na ka rin talaga sa ginagawa mo. Kulang ka sa tulog. Yung ganun. Kaya kahit sabihin mo, ang ganda-ganda pa ng babae, ang ganda ng makeup, pero iba
pa rin yung happiness na makikita mo sa kanya every time na, for example, yung ngayon, yung happiness niya, kasi happiness na nagagaling talaga sa pamilya niya, yung ang saya-saya niya because of her family, yung may asawa siyang katulad ni Ding Dong Dantes, may anak siya, may dalawang anak siya na super gwapo at super ganda, at kumbaga, nasa si Mayan ay nasa point ng kanyang buhay na sobrang kontento na siya. But anyways, ang dami-daming bumati kay Mayan, of course. Nangunay na nga rin sila Angel Locsin, sila Barbie Fortesa, si Julian San Jose, sila Jerry Gonzalez, Roxanne Barcelo na kaibigan nga ni Matalik ni Mayan. Yung iba naman, ayan, si Ann Curtis, happy birthday Mayan, sabi niya. Si Jane De Leon, happy birthday Ate Mayan. Si Valin, si Neri Miranda, si Crystal Bello, Sheena Halili, Chino Hortalesa, Kim Atienza, Agot Isidro, Vina Morales, Arthur Solinap, at napakarami pang iba, si Jillian Ward, Melissa Gohing, at kung iisa-isahin natin, kulang tong binabasa ko na to. But anyways, ayun na lang, happy birthday Mayan, at sa, wala na akong mahilig sa'yo, napakasayang mo na talaga. Kaya lang,